Hindi nagkataon na kayo ay dumako rito sapagkat meron pong plano ang Panginoon at meron siyang magandang sorpresa para sa inyo at para sa ating lahat na narito sa gawain ito ng ating Panginoon. Yan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Acts 13. Gawa 13:4-12. Pero bago po ang lahat, naalala po ba natin last Sunday na nag-exert ako ng offering? Amen. Sino po ang nakaalala? Sino po nakaalala dun sa exhortation ng offering last Sunday? Wala po nakaalala? Diba ang sabi po doon, ibubuhos ko na lamang po at kinakailangan na sa ating mga buhay, tayo ay naniniwala kung ano man yung ating hinihingi sa Panginoon. At kung tayo'y naniniwala, dapat meron din tayong paggawa. Meron tayong act. Meron tayong gagawin. Hindi tayo maghihintay lamang na bumuho sa pagpapala, kundi gagawa tayo, magbibigay tayo ng the best natin para sa Panginoon. At mananampalataya tayo na ang Diyos ang magbabalik dito sa atin, higit pa sa ating mga inaasahan. Amen? Amen po? At alam niyo po ba, after ng in-exert ko yung exhortation na yun, minedicate ko siya ulit. Kinabukasan Monday, pagising ko, nagbasa ako ng Bible. At nakakatuwa ang Lord kasi ang sabi niya doon sa Acts 13, si Barnabas daw at si Saulo ay pinatawag ng isang proconsul o isang governor ng Paphos. Ito po ay mula sa ancient Roman. Amen? Pinatawag siya. Ngunit merong alalay itong si governor. Sabihin po natin, tingnan po ninyo sa Gawa 13:4-12. Ang pangalan po niya ay Sergius Paulus. Yun ang kanyang pangalan. Ang description sa kanya, siya ay governor. At isang matalinong tao. Isang matalinong lalaki. Ngunit meron po siyang alalay. Ito ay isang sorcerer o isang magician. Salamakero. Yan. Na itong salamakero ito ay isa rin bulaang propeta. Amen. At nung pinatawag po itong si Barnabas at Saulo, alam niyo po ay itong taong ito, itong sinasabing sorcerer na ito, ino-oppose niya yung turo. Amen? Tinutunik sa niya yung turo. At noon pong napuno, napuspos ng banal na spirito itong si Paulo, o si Paul, si Saulo, kinurse niya po itong sorcerer na ito. At ang sabi niya, English po kasi yung aking binasa eh, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now, the hand of the Lord is against you. You are going to be blind, and for a time you will be unable to see the light of the sun." Amen? Sinumpa niya yung taong yon na tumutulig sa aral ng Diyos. Amen? Siya daw ay anak ng demonyo. At galit siya sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang revelation sa akin ng Lord ganito, ang sino man na hindi maniwala sa mga prophecies, sa mga pangako ng Panginoon na gagawin niya, hindi niya ito talaga makikita. At ang taong magsasabi sa isang tao na kung huwag kang maniwala dyan,
yan totoo at hindi yan nangyayari. Ang taong nagsabi nun ay mabubulat at hindi niya makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya makikita ang gagawin ng Diyos na mga dakilang bagay. Amen? Kaya alam ko po sa bawat isa sa atin, alam ko pong walang taong ganun dito. Na sa bawat prophecy ng lingkod ng Diyos na mula sa Panginoon, ito ay pinaniniwalaan natin at nananampalataya tayo na ang Diyos ang gagawa nito sa ating mga buhay. Amen? Amen po! Yun po ang binigay ng Lord sa atin. Kaya nagulat ako last Monday, sabi ko, galing mo naman, Lord. Ipinapakita mo kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi naniniwala at hindi nananampalataya sa iyong mga pangako. Amen? Warning ito sa bawat isa sa atin na kung tayo ay napapagod na maghintay, wag! Maghintay pa rin tayo. Tingnan lang natin yung goal natin. Nakafocus lang tayo lagi dun sa promises ng Lord. Amen po! Kasi ang sabi ng Genesis 18:14, katulad po nung in-exert ko sa inyo si Sarah at si Abraham, di ba po matanda na sila para magkaanak pa? Ang sabi nga dun ni parang sarcastic nga si Sarah dun eh. Parang paraphrase ko na lang po. Ngayon pa ba? Parang ganun eh. At nakita ng Lord na tumawa itong si Sarah. At sabi niya kay Abraham, bakit siya natatawa? Ang sabi niya ng Genesis 18:14, is anything too hard for me? Meron bang bagay na mahirap gawin para sa akin, ang sabi ng Diyos? Kaya ang lahat ng bagay na naririnig natin mula sa lingkod ng Diyos, ito po ay totoo. Huwag ko na pong hanapin ng ibang tao para patutuhanan pa ito. Sarili ko na lamang po. Amen? Kung hindi mo pa nararanasan ngayon na yung nararanasan ko, ako na lang po, wag na po yung ibang tao. Kasi alam ko sila talagang marami na silang naranasan pabubuting bagay mula sa Panginoon. Pero ako na lang po. Ngayon ba ay hindi mo pa nararanasan ng ganong bagay? Ang sabi ng John 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi sa pangalan ko, sabi ng Panginoon. Ask and you will receive and your joy will be complete. Humingi ka at matatanggap mo at ang kaligayahan ay makukumpleto sa buhay mo. Hindi ka pa ba humingi? Humingi ka na! Amen? Inuutos to ng Panginoon. Walang ibang nag-uutos. Ang Lord ang nag-uutos ito. Humingi ka na ngayon na. Ay, hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi eh. Kaya naman pala, hindi mo pa natatanggap eh. Bigyan ko po kayo ng isang illustration ng paghingi. Ang sabi, ito po muna. Kasi po, itong John 16:24, ito ay masyadong ano po sa akin. Kasi meron ako isang bagay na hinihingi sa Panginoon. Alam niyo po kung ano yon. Sabi ko, 10 years ago ko ito hiningi. Ang sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko pong mag-serve. Gusto ko pong maglingkod ng walang sagabal. Nang walang hahadlang sa akin at walang magsasabi ng gawin mo to at gawin mo yan. O hindi mo to pwedeng gawin o hindi mo yan pwedeng gawin. Alam niyo po ang sabi ko sa Lord, siguro selfishness, pero gusto ko kasi meron akong magawa para sa Panginoon eh. Alam niyo po ang sabi ko sa Lord, Lord, paalisin mo lang itong asawa ko, makakapag-serve ako. Amen? Kasi alam ko siya lang yung nahan na kasi mga anak ko nun maliliit pa, pero kaya ko nang iwanan. Alam niyo po, hindi naman nagtagal ano, nakaalis ang aking ang mister ko. At nakakatuwa ang Lord kasi from that
na nandito lang ako, naglalaba, naglilinis, nag-aalala ng mga anak ko, naghahatid-sundo sa eskwelahan, nagtuturo ng kanilang assignments. Parang routine ng buhay. Parang ayoko ng ganun, Lord. Gusto ko magamit mo naman ako sa isang different way. Ba? Kaya nung pumasok ako ng praise and worship, actually, hindi ko naman iniisip na magaling akong kumanta. At ang alam ko nga talagang hindi at wala akong galing sa pagkanta. Pero alam niyo po, meron kasi prophecy sa akin sa Norbertine na panood na you will sing and dance before the Lord. At yun ang gusto kong i-fulfill. Kaya hinihingi ko sa Lord na, Lord, pansin mo muna itong set ko para magawa ko yung gusto mo. Diba? At ginawa naman ng Lord. Kasabay pa po nun, sa pag-alis niya, na yung blessings na meron kami noon, hindi lang na doble, hindi lang na triple. Amen! Dalawang binigay ng Lord sa akin. Yung ma-release ko ang sarili ko sa paglilingkod at yung biyayaan ako ng Panginoon ng mas masaganang biyaya. Amen! Ganyan po ang nabasa ko sa buhay ni Solomon. Siya po ay naging hari sa mas batang edad pa lamang at ang sinasabi niya sa Lord, bata pa ako, Panginoon. Sabi, sige po, i-ano po natin ang kwento. Kasi po ang Lord, kapag nagbigay ang Panginoon sa atin, hindi lang yung hinihingi natin, di ba? May bonus lagi. Pero, katulad na sinabi ko sa inyo last Sunday, meron din tayong gagawin para sa Panginoon. At ganun ang ginawa ni Solomon. Pumunta siya sa Gibeon sa unang hari, 3. At nag-alay siya. Nag-alay siya. Ang Gibeon daw noon ang most important high place. And he offered 1,000 burnt offerings on that altar. Amen. 1,000 burnt offerings. Ang burnt offerings ay expression of devotion, commitment, and complete surrender to God. Yun daw ang description ayon sa Biblia ng burnt offerings. Kaya ang 1,000 burnt offerings ang inoffer ni Solomon. Napakaraming devotion, thousands of devotions, commitment, and surrendering to God ang kanyang ginawa. Amen! Nasasabayan niyo po ba ako? Yan. At noon pong siya ay natulog, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Lord, humingi ka ng iyong nais at ibibigay ko sa iyo. Amen. Parang katulad po ng John 16:24, pinapahingi tayo at ibibigay ng Panginoon. Alam niyo po ang hinihingi lamang ni Solomon ay discerning heart to govern his people and to administer justice. Mapamahalaan niya lamang yung kanyang mga tao at mapanatili niya ang justice doon sa lugar niya. Pero dahil sa mabuti ang Diyos, binigay niya yung hinihingi ni Solomon. At dinagdagan niya pa. Amen! Ang sabi niya doon, he also gave him riches and honor. And if he will walk in God's ways and obey his statutes and commands, the Lord will also give him a long life. Amen? Kasunod nung kanyang pagbibigay ng hinihingi ni Solomon, ibinigay din ng Lord sa kanya ang hindi niya hinihingi. Wealth and honor and long life. Amen! Amen po! Amen. Meron po bang ginawa sa Solomon na act o kung meron ba siyang pagkilos na ginawa para sa Panginoon? Opo! Nag-offer po siya ng 1,000
and burnt offerings. At ang pagbabalik nito sa kanya ng Panginoon ay higit pa sa kanyang ibinigay. Ganon din po sa ating mga buhay. Kapag higit, kapag nagbigay tayo sa Panginoon, hihigitan ng Lord yung kanyang ibibigay sa atin. Para ano po? Para sa susunod na magbibigay ka, higitan mo pa ulit yung binigay mo nung nakaraan. At muli, sa pagbabalik ng Panginoon, hihigitan niya pa ulit yung kanyang ibibigay. Bakit po? Para sa susunod ulit na magbigay ka, higitan mo pa yung ibinigay mo nung nakaraan. At ibabalik ulit ng Lord sa'yo ng mas higit sa binigay mo. Amen? Yun po ang Lord sa buhay natin. Kaya kung makikinig tayo sa likod ng Diyos, maniniwala tayo sa bawat prophecy na binibitawan niya. Totoo po, nagaganap at magaganap pa maraming bagay. Amen? Excited na po ba kayong mangyari yun sa buhay ninyo? Excited na po ba kayo? Ano po ang gagawin nyo? Humingi tayo sa Panginoon una. Nakahingi na tayo. Mag-offer tayo sa Lord. At maniwala tayo na ang Diyos ang magbabalik nito sa ating mga buhay. Amen! Tang lahat ng pangako ng Panginoon ay kanyang tutuparin sa kanyang tamang panahon ng ating mga buhay. Amen. Everything will be beautiful, will be perfect in His own time. Sa perfect time ng Lord, ipapakita niya ang fulfillment ng lahat ng promises. Manatili lamang po tayong nagtitiwala sa Panginoon at patuloy na ilalagay ng Panginoon sa ating mga puso ang pagtitiwala na gaganapin niya ang lahat ng bagay na kanyang ipinangako. At ito po ang ipapakita ng Lord sa ating mga buhay. Hindi pa payag ang Panginoon na hindi natin tumaranasan. Kasi tayo po ang nakarinig ng mga pangakong iyon. At nasa atin po kung tayo ay maniniwala at magtitiwala sa Panginoon sa kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Amen? Amen? Amen! Kaya tayong lahat ay huwag magsawang magbigay sa Panginoon. Dahil higit ang ibinabalik ng Lord sa ating mga buhay. Kagaya sa buhay ni Solomon. Amen? Sige po, tayong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. Pabigay na po ba tayo sa Lord? Yan. The best po kayo binigay natin sa Panginoon? The best na po ba? Amen! Nabesa daw pa. Sige po, panalangin po natin yung ating mga binigay sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa bawat isa, Lord God, na binigyan mo po ng kakayahan na magbigay, Panginoon, sapagkat nais ng bawat isa na ikaw ay malugod sa aming mga offerings, Panginoon, sa aming mga sacrifice, Lord God. Kaya naman, Lord, salamat po sa aking mga kapatid na patuloy, Panginoon, na nag-aasang ng makapagbigay, Panginoon, sa isa pang mas mataas ang pagbibigay, Panginoon. Kaya naman, Lord, ibalik mo po ito sa kanila, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan at higit pa sa kanilang mga hiningi, Panginoon. Salamat po, Diyos, na marami at muli ang mga kapatid ko po ito ay pagpalain mo ng lubos, Panginoon, sa po ng kanilang sambahayan, Lord God, ang kanilang mga hanap buhay at mga negosyo, Panginoon, ay patuloy mong paangatin, Panginoon. Patuloy mo silang itaas, Panginoon, ang antas ng kanilang mga pamumuhay. Salamat po, O Diyos, at magamit lamang po, Panginoon, ang mga salapi ito sa kaluluhati pa, Panginoon, ang iyong pangalan sa ilalagana pa, O Diyos, ng iyong salita sa lahat ng dako ng buong daigdig, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ibinibigay mo at patuloy kami magpapasalamat pa sa lahat ng bagay na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, na marami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.